Crabbers, welcome to my channel, and for today's vlog, pag-uusapan natin ngayon, ano ba talaga yung sa tingin natin, reasons bakit nabura, inalis ni YP yung YouTube account ng halos kilala ng lahat na si Boy Tapang. So actually, si Boy Tapang, mga Kalabi Dubs, no, ay kilala na kumakain ng kung ano-anong pagkain, no? Pero ang pinagkaiba lang, na bumukbang siya ng mga pagkain na hindi dapat o hindi supposed to be kinakain ng tao. For example, no, kumakain siya ng tae, kumakain siya ng insekto, or mga bagay na hindi naman talaga usually tinitake internal, okay? So, may masyuglo, mayroong pulkasil, I think mayroon pa mga ganun mga vlogs na ginagawa niya na talagang medyo disgusting. Yung parang medyo nakakadiri panoorin. So, saan ba papasok yung ganung vlog doon sa community guidelines ng YouTube? Okay, papasok siya doon sa inappropriate content. Ano ba yung mga inappropriate content? Yun yung mga content na hindi siya supposed to be mapanood, lalo ng mga younger viewers o other viewers na hindi gaano sanay sa mga ganong videos. Okay, sa ngayon po kasi, mga Kalabi-Dubs, no, aside doon sa mga pornographic, hate speech, and other violations na pwede natin makumit in uploading, no, isa pa sa pinagbabawal o ayaw ni YP ay yung mga content na hindi din siya kaaya-aya sa paningin, pananaw, at hindi nagbibigay ng moral lesson sa ating viewers. Kasi ngayon, si YP po, mga Kalabi-Dubs, ay nagpo-focus na more on vlogs na mas magbibigay ng inspiration, ng updates, o ng awareness, at the same time, hindi yung magbibigay ng something na medyo magbibigay ng parang bad influence, bad vibes. Although, ang daming subscribers, and siguro, I don't know, pero umabot ata na, I think, 200 something yung kanyang subscribers and views, matataas ang mga views. Pero ako, although, mayroon din siya mga bagong vlogs na ginawa, like kumakain din siya ng mga normal foods. Kaso yun na nga, maybe someone or siguro madami ang nag-report ng kanyang video, I think, or dumaan pa yan ng review. Of course, aside doon sa pag nireport kasi yung video mo, dadaan pa rin yan sa mabusising review from the YouTube. Titingnan niya kung talaga ba nag-violate ka ng community guidelines. No? Mahalaga po kasi, mga Kalabi-Dubs, na inaalam natin kung ano ba talaga yung mga guidelines ng YouTube. No? Kasi meron tayong community guidelines. So, aside dun sa copyright, aside dun sa reuse content, mayroon pang mga contents na ipinagbabawal po ni YouTube. Yung mga masiselang content, yung mga something like hindi kaaya-aya sa majority o karamihan na manonood ng video, kailangan po na biniblur yan, no? Hindi pwede na talagang makita yan ng karamihang viewers, lalo yung mga viewers na yun ay hindi naman sanay on that kind of content. So, ang ginagawa ng karamihan, like for example, may mga something like bloody, nagpakamatay, kumain ng kung ano-ano, yung makakadili, nakakasuka, biniblur po natin yan. Because hindi po talaga siya, even advertisers, hindi po maglalagay ng advertisement or commercial or ads doon sa video na yon, kasi maaari po yung video na yun, kapag sinawag na inappropriate content, it's either yellow dollar sign or I think yung parang red, isabihin yung parang wala talaga siyang ads. Kasi papasok siya doon sa parang walang advertisers ang magugustong ilagay yung kanilang commercial sa ganung content. So parang inappropriate nga, no? So kapag nagmayroon kang mga ganung strikes, actually we have 3 strikes, right? So siguro
baka hindi siya aware or baka hindi siya nagbabasa ng mga Gmails. Kasi bago ka i-terminate, bago ka bigyan ng strikes, papadahan ka ni YouTube ng letter or na tawag na email. Dun sa email na yon, i-explain sa'yo ano yung mga videos na mayroon kang violation, ano yung videos na dinilit nila o dapat mong alisin or na-strikes. Siguro hindi siya aware of those warnings na binigay. Baka hindi siya nagbabasa talaga ng kanyang Gmail. So, ang mangyayari doon, kapag naipon yun, so ibig sabihin baka nakatapos yung strikes kasi or baka nireport yung may mga viewers na hindi nagustuhan yung content, medyo parang nakakadiri o nakakadiring video na, kasi ako talaga mga kalabi dabs no, hindi ko masikmura talagang panuorin yung kanyang content, medyo hindi kaya ng aking sikmura. So sa mga nakakadaan siguro ng sa video niya na medyo hindi nagustuhan, i-report yun as inappropriate content or something like mayroon kasi dyan yung parang mga choices na pwedeng like sasabihin this video is parang hindi siya pwedeng mapanood yung mga ganun ba. So mayroon dyan mga choices na pwedeng ano like mga hate speech, yung mga nag-away dyan, may tendency po yan na alisin din YouTube, no? Kasi bawal na bawal even yung mga nag-away-away in a corporate, yung parang yung mga hate speech natin, no? Huwag tayong humabol doon sa views, doon sa subscribers. Maging maingat din po tayo sa bawat uploads natin kasi kahit gaano pa kadami yung subscribers natin and views natin, kapag yan ay na-strike ni YouTube at kapag yan ay lumabag doon sa community guidelines, automatic po yan, i-delete po yung YouTube. So, hindi natin pakikinabangan yung mga supposed to be revenue na makukuha natin doon. So, kailangan talaga i-review natin isa-isa yung ating community guidelines. Kasi mahigpit po talaga si YouTube sa pag-implement noon. Kasi nga, hindi naman pwede na upload lang tayo ng upload. Kasi dapat mayroon din tayong pagbabasihan. Ano ba yung mga guidelines ng YouTube? Kasi kapag medyo hindi yun nagustuhan ng viewers natin, pwedeng yung viewers natin yung mag-report and si YouTube magre-review ng ating content. Okay, so yun lang. Ngayon, may makakita ako nag-re-upload ng kanyang mga videos. So, sa mga nag-re-upload ng kanyang mga videos, mag-ingat po kayo kasi baka po sa pag-re-upload nyo, dahil habol nyo ay views, sa tingin nyo, hindi po yan basta-basta lalagyan ng commercial kapag yan po ay nireport ulit. So, kawawa naman po yung channel nyo, nag-re-upload kayo ng content na yun na pinagbabawal nga ni YouTube, nire-upload nyo because gusto nyo mag-gain ng views, gusto nyo mag-gain ng revenue, where in fact, dinalagay nyo yung channel nyo sa peligro. Kaya nga dinilit yung account niya because of this content. Na ngayon, kukunin yung content, i-re-upload nyo para magpumagumin kayo ng views. E di para din kayo nag-suicide niyan. So, advice ko lang doon sa mga nag-reuse content, kumabit ng views. Reuse content is also a violation, no? Kung kumuha kayo ng video na hindi sa inyo, tapos ang kinuha nyo pang video ay yung talagang mismong reason bakit tinanggal o bakit dinilit ni YouTube yung account ni Boy Tapang. So, huwag lang tayo humabol doon sa number of views, huwag lang tayo humabol doon sa number of subscribers. Kailangan pa rin natin pag-aralan ng mabuti yung community guidelines. Mas maganda po na kahit pa unti-unti na dumadami yung views natin o ng subscribers natin na hindi naman natin nilalagay sa alanganin yung ating channel. So, ngayon gumawa ulit siya. I think gumawa ulit siya ng bagong video. No? Gumawa ulit siya ng bagong video. Pero yun na nga, parang kumain na naman ng atay. So masyadong hindi na naman siya akma. So maaari na naman itong i-report o ba ma-check na naman to YouTube
baka pangalawa na naman siyang matagal. Although ngayon, magbibilis eh, madami naman siyang viewers. Ang advice ko lang sana kay Boy Tapang mo, since kilala ka din naman, madami ka din naman na supporters na, viewers na, you change na lang. Something like, medyo yung kaya-aya na lang panoorin. Kasi, although hindi naman natin pwede just si Boy Tapang, because Boy Tapang siguro is yun eh, ginagawa din niya to for his family, no? Kasi may mga tinutulungan din naman siya. This is okay din naman kasi meron naman siya mga tinutulungan. Pero yun na nga, siguro para hindi din naman masayang yung hirap at pagod, yung support na binibigay sa atin ng ating mga viewers, mas okay siguro if we start creating new contents na medyo akma na rin at pasok na rin sa panlalasan ng karamihang manonood. So, as a content creator, we have to be careful in every content na we are uploading because any wrong uploads na magawa natin, pwede mauwi yan sa strikes. And the worst is, kung makatatlo tayo ng strikes, automatic, wala, mawawala lahat sa atin yung pinaghirapan natin. So, yun lang. I'm not against Boy Tapang because I know he's just trying to, you know, do some contents na sa tingin niya mas makakagiging mga viewers. But yun nga, siguro why YouTube now is very strict in terms of content. So, para hindi po tayo magkamali, para hindi po tayo na-strike at hindi po masayang hirap natin, always read the community guidelines. Ano ba yung mga do's and don'ts? Ano ba yung mga dapat natin gawin? Ano mga hindi dapat natin gawin to avoid this violation and termination of our YouTube channel? So, yun lang. So, yun ang advice ko din sa lahat, no? Huwag lang tayong puro views, huwag lang tayong puro habol on our revenues. Kasi kapag isang pagkakamali natin at mabigla tayong ma-technical chat or ma-strike ni YouTube, sayang. Kasi I think, diba, sayang naman 200,000 subscribers, nasa silver button eh. And then, madami talaga siyang views as I check, hindi pa na natatanggal yung channel niya. Talagang madami ang views. And, eto pa, no? Ngayon, mayroon siya, I think, 3,000 plus. Mabilis. So, kilala na talaga siya. So, siguro, medyo kailangan niya munang pag-aralan ng mabuti yung mga content. Kailangan din niya i-check yung mga guidelines. Ano ba yung mga bawal? Kasi baka gumawa siya ng panibago, tapos ito na naman, mayroon na siyang ina-upload ng kung ano-ano. And then, dun nga sa mga nag-re-upload ng kanyang video, please, as much as possible, you have to remove it. Kasi kapag kayo po ay na-check ng YouTube, aside sa reuse yan, and then, yung in-upload nyo pa, yung naging dahilan kung bakit yung account niya, iba ka pati yung YouTube channel niyo. Mabasura din yung YouTube. So, we have to be very careful. So, yun lang, sana maging okay naman yung bagong channel niya. Pero yun nga, nakakita ko ng bagong upload niya, kumain ng atay. I don't know kung bago yun or re-upload. Pero yun nga, sana yung sumakay yung mga viewers or supporters ng Boy Tapang, siguro all you have to do is to advise him, help him na gawin na lang yung content na mas safe and hindi makakapag-violate doon sa community guidelines. So, yung mga hindi pa po alam yung mga community guidelines, you have to start reading it, you have to review all the community guidelines para at least naman hindi masayang yung ating YouTube channel. So, kasi nasakit sa loob ng pinaghirapan natin ipunin, pinaghirapan natin yung content, and then sadly sa pagkakamali na sa pagkakamali or third na pagkakamali, mawawala lahat ng pinaghirapan natin. So, we have to be very careful. Yun lang po, and huwag tayong maghabol lang sa news and revenues. We have to think yung ano ba yung magandang maitulot o maibibigay ng yung vlog to our viewers as a whole. No, huwag lang tayo doon sa nagsusupport sa atin as a whole. Kasi yung iba, pwedeng yung iba nagsusupport sa'yo kaya kayo pinapanood. Di paano yung first time na nanood ng video mo tapos hindi nagustuhan, medyo parang sa kanya eh, medyo nakakadili, nakakababoy yung content, automatic mag-report yun. So, sa atin mag-report yun. Yun lang mga kalabi loves, no?
Thank you so much, and sana may natutunan or may nakuha din kayong lesson sa nangyari nito. So sana naman maging dito guide na rin sa lahat ng mga vloggers na nag-upload ng mga videos. Please be very careful, and as much as possible, you have to read the community guidelines. So yun lamang po. Thank you so much. This is Pong James T, a vlogger, a true lover. Bye-bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe. Hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!